Kuya, ba't kami kulite? Mag-ibinta ka ba yung ipis? Bakit? Yung ipis na nanilip? Di ba? Nakakayos, no? Yung kulitin naman talaga ay, di ba? Kagat ng insekto, di ba? Infection. Pero yung nanay mo, ang sabihin niya sa'yo, nanilip ka, no? Nanay ko, kung nanay ko, ganyan ka pa sa'kin. Ay, naka. Aligayan ba, di ba, kaibigan? You got 15 more minutes before the hour of midnight. Alam niyo, mga kaibigan, bibira mangyari to. Oh, actually, this year, hindi, last quarter last year, for several times, I've been complaining na I feel sick. But every time I feel sick, mga kaibigan, I always go to work. I always go to work. Ngayong gabi, mga kaibigan, dapat di ako pasok ulit. I felt really sick. Pero yun pa din. I still went to work. Kasi nadala na ako last year, mga kaibigan. Last year, nag-live ako once eh. Once ako nag-live last year, mga kaibigan. Isang best lang ha, for the entire year. Nakatanggap ko sa katutak ng mga PM. Grabe ka, Papa Jack, grabe. Tiniis mo kami. Parang, ano ako, robot. Di ba yung magkasakit? Hindi, sinasabi ko lang kasi tonight, if I go home earlier tonight, maintindihan niyo ako, ha? Kasi mag-jogging pa ako dyan pala. Kasakit na mag-jogging. Bahala na, mga kaibigan, ha? Ano ngayon, di ba? May caller tayo na sa kabilang line, si Richelle ng Laguna. Hello? Hello po. Hi, Papa Jack. Hello. Mukhaya ba? Ang haba, no? Eh. Hello? No, nawala siya, child. Hello? Aba, mga bata? Michelle! Wali. Tawag ka ulit, Michelle. Antay namin tawag mo, ha? Kasi hindi ka na pwede i-return call, eh. Long distance po siya, mga kaibigan. Calling all the way from Bahrain. Diyos lang. Laguna lang, ho. Bahrain gently falls whenever we say goodnight. Alam niyo ba itong kantang to? Falling like when you're out of sight. Niyo alam to? Bahrain follows me. Donna Cruz. Even in my bed. Puro kalokohan ako eh. Ay nako. Alam niyo ba kung bakit ako mas pinili ko ba kaibigan na pumasok? Kahit na I can make an excuse. Diba? But mas pinili ko na pumasok na lang. Kasi I know when I go to work, mga kaibigan, I know that whatever happens, ano man yung alagay ng may sakit man ako, masama pakiramdam ko, I know I will do my job good. Ano yan, panata ko sa sarili ko yan, tsaka sa inyo. But, I made a pact, mga kaibigan, sa sarili ko, this year lang, actually last week lang, so whatever it is I do good, mga kaibigan, I will do it better. Oh, change for the better, yun talaga yan. Oo nga, di ba? Para yung coffee mo lang yan, mga kaibigan, ha? Oo. Oh. Black coffee man yan o 3-in-1, mga kaibigan. Diba? Try to have a better coffee experience by having creme top coffee creamer. Oo nga! Oo! Ay, naku. Creme top coffee creamer, mga kaibigan. 3-in-1 man yung black coffee, mga kaibigan. Kasi, diba, we have this impression na pag 3-in-1, okay na yon. Make your coffee better, mga kaibigan. Dali, now na. With creme top, coffee creamer. Parang diba, gawin natin exercise yan. Including yung mga ginagawa natin sa buhay. Try to do it better. Mga kaibigan, sayang nawala yung ating caller si Richelle ng Laguna. Bigla lang naputol, na-misplace ko. Ano man.
Maligayang bati po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ay, nako. Bukas kaya makapasok pa ako? Bukas kaya? Ayaw ko kaya? Sabi, pilitin ko bukas makasok. Ay, nako talaga itong mga to. Wala kayong malasakit. Wala kay... Buti pa si Martin talaga yung malasakit. Wala kayong malasakit sa akin. Buti pa si Martin. Hindi mo mamulitin ka, malasakit. Martin, ihag mo nga ako, Martin. Martin! Gusto ko ng malasakit ni Martin. Kanina nga, yung init ng panahon, di ba? Gusto ko ng malamig na hangin, gusto ko ng malasakit. Sabi ko, saan ba si Martin? It applies to everything, mga kaibigan, yung malasakit ni Martin. Ganun, di ba? Halimbawa, ano... Nasa ano ka, antay ng sasakyan. Pilahan sa jeep, mga kaibigan. Tapos, may nakita ka matanda, di ba? Na, bigat yung dala. Magpakilala ka, sabi mo, ako ko si Martin. Gusto ko lang magmalasakit sa iyo. Bubuhatin ko na po yan. Lola, hindi ako namumuliti ka. Malasakit lang po ito. Ganon! You can call me Martin. Ano ba kayo? Cute ko eh, no? Ay, nako. Ay! Nawala po si Richelle, sorry ha. Ang linaw pa naman ng line ni Richelle, sayang. Sumigaw lang ako ng mahabang ano eh. Hello! Natakot sa haba. Grabe ha. Alright, update lang mga kaibigan ha. So far, I announced last night that I will be having a gig na ano sa Sabado sa Metro Paris Point Metro Race, tapos sa Linggo Paris Point na Valencia. So just to find out mga kaibigan, yung Metro Race ko yun na pala yung ano, last week ko. Alright, so I will not have any Paris Point gig on Saturday, but I will have a gig sa Paris Point on Sunday sa Paris Point na Valencia. So magkita-kita po tayo dyan Sunday mga kaibigan, Paris Point na Valencia. Please be there because I will be there. So we can be there together. Mga bati-bati na nga lang. Ilan sa mga bisita ko dito ha. May mga nag-ano, mag-jowa sa booth mga kaibigan. Dito lang date sila. Iinis ako sa inyo pumumukha. Papa Jack, mabati naman. From Alabang, si Larry Colleen. Or Colin, hello po. Papa Jack, mabati naman. And College Lucena. Ano to? St. Anne College Lucena Incorporated. Nakaantabay kami ngayon, pati ang Sampaguita family na Enverga. Thank you very much po, maraming salamat. Bakit po parang may singaw ka? May singaw talaga ako. Pansin na ba? Mabati naman, Andrea Francisco. Thank you very much. Papa Jack, ang gwapo mo. Oh, di ba? Yan talaga ang gusto kong basahin. Pag nabati mo ako, baka mamatay ako. Ayokong banggitin yung pangalan mo. Magkakasala pa ako. Sayang. Sayang. Sana hindi mo nilagay yon. Eh di sana, binati kita. Di ba? O Emma de Deds ka. Bahala ka. Ayokong maging kriminal. Mabati kami ni Joanna. Habi dito. From? Walang pangalan. Kasi yung... Panghula, ano ba yan? Mahala kayong dalawa. Papa Jack, babati naman. Good evening, I'm currently listening right now. I'm happy. I just want to greet my husband. Happy anniversary. And that I love him so much. He's with me right now. I just want to surprise him. His name is Alvin Patrick Macalinao. Sana mabasa mo. Ayan, from GL Tolentino. Ooh, ang sweet nila. Naniniwala ba kayo sa forever? Si L. Livic Franco ng Israel, nakaantabay. Hello po, Vicky. Thank you po. And lastly, babadi po, Mary Joy De La Cruz from Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po. Alright, caller number 3. Si Jen. Actually, 4. Hello. Hello, good evening po. Ayan, Jen? Yes po. Pakiluwa po yung telepono. Hala, ma'am, yung telepon, hindi ko na maintindihan ho, yung telepon ng pakiluwa ho. Ay, hindi ko kinakain. Hindi ko niya kinakain. Alam mo, pinatambay mo lang sa loob ng bibig mo, sinubo mo lang.
Kasi sa amin, bawal daw maingay. So, dapat daw naririnig mo malakas, ganun. Eh, malakas naman po kaya lang. Sobrang ano po, garbled po siya. Okay, ako na po. Ayan. Ma'am, nakakulong ba ng kamay? Hindi. Nakakulong ng unan. Tanggalin niyo po yung kamay niyo. Okay po. Ilagay niyo po sa kilig-ilig sa amoy niyo. Sige na, please. Hello? Hello, Pajak. Ayan. Hi, what's your name? Jen po. Jen. As in Jennifer, Jeneline, ano? Ito din na lang, Pajak. Nakakaya. Oh, di, so, sorry. Ilan taong ka na, Jen? O? Ilan taong ka niya? 22. Opo. Ah, anong ginagawa sa buhay? So far po, unemployed. Okay. Dati, ano work mo? Cashier po. Cashier. Saan ka nag-cashier dati? SM. Sige. Opo. Ba't ka napatawag? Kasi pwede ako, hindi mo naman konti advice. Konti lang, loko ka ha. Huwag ka magreklamo pag konti lang bilhin ko sa'yo ha. Very light mo. Ha? Very light lang. Sige, dali, game. Kasi ano, pagka, nag-end ako sa magkakapatid, tapos yung ate pinala siya nag-asawa. 17 years old lang po mag-asawa na siya. Sino po? Yung ate ko po. Okay, 17 pa lang. Apo, nag-asawa na siya. Okay. Yun ako, at the age of 22, yung boyfriend ko na napakalala ko po sa bayis dalawa. Tapos, balik pa dyan po. Tinggal ako for 2 years. Ma'am, sorry ay hindi ko gaano maintindihan yung pagkasalita mo. Parang ano po, sa, parang buhok sa ano po, sabog. Ang pangit! Sorry! Medyo ano po eh. Oo nga, di ba parang nagpipik siya? O parang buhok sa may ano, sabog-sabog o. Yung sinashave niya every 2 weeks. Ayan din. Yan! Hello. Yan, hello! Hello, Pajak. Yan! O, tuloy niyo po. Yan, bali, ito nga. May radyong bukas? Balaga. Wala! Ah, sorry! Sorry! Hindi yan, parang nakikinig ako sa alam ko na yung mga policy mo. Policy ano, educational plan? Ayun na, game na. Ah, sorry, sorry. Hindi, single ako, ganun, as in balaga. Tapos, dalawa kayo na patawa akong person. As in, alam nung mga parang ko, sobrang tinubos pa ako. Yan, tapos ganito. May nandigaw kasi sa akin na may anak na siya. Ada. May nanligaw sa'yo, may anak na siya. Oo. Okay. 7 years old na yung anak na. Ilan taon na po? Ancient years old? Di ko mag-get talaga. Ma'am? 7. Ma'am, wait lang ha. Jen. Naririnig kita, hindi kita maintindihan. Sagad na sagad yung telepono. Oh. Ayan, oh, game na. 7 years old na yung baby niya. Tapos, pwede naman pala eh. Loko pala to eh. 5 years na silang hiwalay nung ano. 5 years na silang hiwalay nung nanay nung bata. Okay. Okay. Tapos yung bali yung nanay nung bata, meron ng sariling pamilya. Okay. And meron sa, yun, nasawa na kayo, nababalas yung mga anak mo. Ma'am! Sorry ah! Tawagan ka namin, hindi talaga ito maintindihan po. Sobra po yung telepono mo, parang yun po yung dating eh. Pajak naman eh. Ma'am, seryoso po, hindi ka namin maintindihan. Ulit-ulitin ko lang to. Tawagan ka namin ngayon mismo. Huwag mong gawin yung telepono, ha? Ito, last na. Hindi po, tawagan ka namin ngayon mismo. Okay, sige. Antay niyo po yung tawag, ha? Okay. Alright, mga kaibigan. We will try to call her back kung magiging muli naman line. Maganda, kung hindi, lang ha. Ay, baho. Naiinis ako sa sarili ko dito. Ano ba yan? Yan na siya ulit. Hello? Hello pa, Jack. Yan. Ma'am, ano po ha? Kapag malabo pa ito, pasensya ka na, puntahan na lang kita later. Kasi... Game na pa, Jack. Okay. Okay ng ano. Ma'am, hindi kita niloloko. Malabo talaga yung line mo. Masyadong sabog. Okay na, game. Parang, ang dating sa'yo, parang pinag-tripan kita. Well, totoo naman. Kaya ka na ulit. Wala ka maitulong sa mundo. Okay.
Hindi pa siya. Bali ngayon nasa Saudi siya. OFW siya ngayon. Bali yung problema ko, paano ko siya papakilala sa parents ko? Pwede pagdating? Ito nga, kasi nga, meron na siyang ano, meron na siyang pass na nag-anak na siya. Ano nga yun? Kasi nga, hindi siya matatanggap ng parents ko. Bakit mo ina-assume? Kasi dalaga akong kaupo ko, patuloy ko sa may anak na. Teka lang ha. Jen? Oh. Ako single dad ako. Bago ko nag-asawa. Yes, I am. And, di ba? At kahit kailan, I have never considered, di ba, me as a single dad bilang kakulangan ko sa pagiging lalaki and a provider. You are insulting single ano parents. Isa po yun pa, Jack. Parang, no, at, so, alam mo ba? Alam mo ang problema dito? Wait lang. Jen, alam mo ang problema dito? Ano po? Ang problema dito, Jen, hindi yung magulang mo, ikaw mismo sa utak mo. Kasi ate, wala ka pang nabanggit sa magulang mo. Utak mo pa lang yan. Kasi baka nga hindi siya matanggap. O di bakit mo ginawa? Tanga ka pala eh. Boplok? Eh kasi gusto ko siya. Ay pala na, yun naman pala ate, di ba? Pakilala mo muna, tsaka ka mag-react ng ganyan. Ikaw itong negative eh. Kasi nga, ay, natatakot kasi akong marunin. Ang hirap tanggapan para sa akin. You know, okay, Jen. Alright. First of all, we are talking about something that did not even happen yet. Di ba? Assumption mo pa lang ito eh. O paano ka naman payuhan natin sa isang bagay na hindi pa nagaganap? What? Di ba? Kasi ito, what if hindi siya matanggap ng magulang mo? Tama mali? Opo. Ay, what if matanggap siya? Eh, di masaya. Ay, pala naman eh. Hindi ba, para ng tanga dito, nag-uusap sa bagay na ano, hindi naman nagaganap. Eh kasi nga, natatakot nga akong i-judge ng mga kapitbahay namin. Sabi nila, ano ba yan? Ganalagan tao. Tapos gano'n pala siya, ganun. Jen? Oo? Read my lips. Tarantado ka. Yes! I'm not kidding! Diba? Meron ba sinabi mga kapitbahay mo? Wala, diba? Eh, alam ko naman ito sa... No! Shut up! Stupid! Stupid! Huwag ka magalit. Stupid! Wala ka mainit ngayon. Pabagsakan kita. Do not brush me off! Stupid ah! Bastos! Kanino galing yan? Sa'yo sa kapitbahay mo? Oh. Wala! Kanino galing yan? Ang alin po. Yan ba nagsabi mo? Meron na ba sinabi mga kapitbahay mo sa'yo o wala? Wala pa sa wala. Ngayon. Wala. Sa utak mo yan, sa'yo galing yan. Ikaw ang nag-iisip yan. Meron ba sinabi magulang mo sa'yo? Meron na ba? Wala, di ba? Sa utak mo galing yan, ate. So wag ka magpanggap na kunyari sa ibang tao mang gagaling, ate. You are the one judging your boyfriend. I don't like you. Yeah. Yes, I don't like you. Pwede ako mahal ko siya. Ate, no. Ate, let's not confuse, ate. Loving someone and accepting someone, it goes along together, side by side. Mahal ko siya, promise. Mahal mo siya? And yet, you're judging him? Ikaw ang hindi makatanggap sa kanya? Na parang answerte naman niya, pinatulog mo siya kasi dalaga ka, ganun? Pwede, tinanggap ko nga si... Tinanggap mo? Pero inaasahan mo that the people around you, ate, i-judge siya? Meron na bang ate nag-judge sa kanya maliban sa'yo? Wala. Wala, di ba? Ikaw lang, di ba? Antado. Pwede. Bastos ka, te. Bastos ka. Hindi ang kapal ng pagmumukha mo. Problema ko yung pagkakasin. No. It's not even a problem. To begin with, ate, niligawan ka pa lang niya. Alam mo na yan. And now you question a part of his past and personality that he can never do something about?
kasi matagal pa siya dun, so parang feeling ko dapat pag-isipan mo na. Pag-isipan na alin? Pag-isipan na alin? Kasi madami pa kasi yung pwedeng magbago, malay mo. Magkabalikan siya ng mga dating ex niya na ma-realize niya na hindi niya pala kung gusto niya. Okay, so saan galing yan? Saan galing yan? May nangyari o sa utak mo lang yan? Sa utak ko. Exactly the point. No, ate, I will not try. I will not even entertain something, ate, na imagination mo lang. Because if I do that, ate, I will lose this radio show. Bakit pa? Yung problema ko, padang napaka-praning ko. Sobrang nagalor lahat ako. Yung mga taong praning, mga kaibigan, huwag kayo pupunta ng kusina. Baka pag nakakita ng kutsilyo, manakit kayo ng tao. Grabe. Sobrang napapraning na ako pala. Alam mo yung nalalaro lahat sa utak ko, yung mga posibleng nangyari sa mga nega. Ikaw ba nakikinig ka pa sa akin? Pero kinig ko. Do you listen? Diba? Are you listening, ate, to what I'm telling you right now? Opo. Eh, hindi mo ba? Bakit ako galit sa'yo? Opo. Kasi praning ako. No, ate. Kasi, ipinapalabas mo dito na i-judge ng magulang mo yung boyfriend mo because he's a single dad. Yes, po. Pero ginawa na ba ng magulang mo? No, ikaw lang yan. Sa utak mo lang yan. You are assuming, ate, na yung mga tao sa paligid mo, yung mga bahay mo, di ba? May sasabihin sa'yo, sasabihin, aba, kadalagang tao nitong si ano? Ni Jen. Pumatol-patol sa may asawa. O sa may anak na. Tama? Opo. May nangyari bang ganun? Meron o wala? Wala po. Wala, di ba? Sa utak mo lang din yan. And you blame other people for that possible ano, reaction from them? Eh, sa utak mo lang galing yan? Okay. Ba't ba? Hindi. Kasi parang ano, parang... Ba, tapos eto ka ngayon, meron kang... Paano pag magkabalikan sila? Paano kung ganito? Bakit? Eh, pala naman eh. Wala ka palang tiwala sa kanya, ginawa-jawa mo siya. Wala ka palang kumpiyansa, ate. Wala ka palang confidence, di ba? Sa love na meron siya for you. Oh, but yeah, please, girls, ha? Paano kung ako yung hindi matanggap ng parents mo sa ng anak mo? Ate, paano ko kasagutin sa'yo yan? Eh, hindi naman nangyari yan. Ba't ka ba masyado negative, ate? Hindi mo alam, pagkak napapraning talaga ako eh. O paano hindi ka matanggap ng, ano, ng family niya ng anak niya? Paano kung matatanggap ka pala? O di parang tanga dito nag-uusap at isang bagay na hindi naman nangyari? Eh paano nga kung hindi? Paano ako matanggap ka nga, tanga? Diba? Antay mo mangyari, tsaka ka mag-react! Ay, naku, ayaw ka na kaibigan. Ano na? Natatakot kasi ako sa rejection. Natatakot ako sa mga possible negative na mangyari na pagsisihan ko lang din naman. You know what, Tata? You are not gonna enjoy life. You are full of what-ifs. Yeah, papasok. Yeah, you are full of BS. Ano pa siya? Wala. Nakakabwisit ka? Nakakabwisit ka din. Diba? Honestly, ate, ginawa mo siya eh. Ginawa mo siya. I am sure when he told you na may anak na siya, diba, what did you tell him? I'm sure I wasn't there, but you told him, tanggap ko yan. Tama mali? Really? Tanggap mo ba talaga? Tanggap ko pa siya. No! Huwag kang plastic. Of course not. Tanggap mo ganyan ka sa kanya ngayon? Really? Hindi namin to issue ngayon. Parang naglalaro pa lang sa utak. No, you know what, Jen? None of what you fear about, ate, already happened. Wala. Okay. Ibig sabihin, ate, ikaw lang gumagawa ng issue. Not your mom, not your dad, not your neighbors. And to be honest with you, anong pakialam ng mga kapitbahay mo at sa love life mo? Bakit? May karir ka? Kailangan paliwanag ka sa kanila? Hindi ako yung lumakasadaan na may maririnig akong bulong-bulong ano ganun. So what? So what?
So what? Nga po, tsaka natatakot akong magkamali. Kasi tanggapin lang lahat ng tao, tapos hindi naman pala mag-work out. So? Are you expecting a perfect relationship from ano, someone? With someone? Nangangarap pa ko. Nangangarap ka? Okay. Ganda yan, eh. Ate. Bakit perfect ka ba? Kapala, eh. Bakit nangangarap ko ng perfect na karelasyon? Perfect relasyon. Kamukha mo si Megan Young, ha? Kasi kung kamukha mo siya, hindi mangarap ka ng perfect ate na karelasyon. Eh, Megan Young ka, eh. Hindi. Perfect relationship, hindi yung perfect na karelasyon. Okay. Relationship itself. No, ate. You will never have it. Walang perfect na relasyon. It never existed, mga kaibigan. Kasi gusto ko sana ipa-jowa. Huwag ka na mag-jowa. Hindi mangyayari yan. No, huwag ka na mag-jowa. Childhood friend ko kasi siya. You know what? Jen? Yes po. If I continue talking to you, ate, dun sa topic at saka sa, ano, sa discipline na gusto mo, mukha akong tanga. Honestly, I am going to I'm trying to argue with you, ate, about a situation that never really existed. And I sound like a very stupid person here. Mamon. Oh, di ba tanga nga? Oh. Pwede ako naman, oh. Oh, tanga ka, tarantado ka, bastos ka, gago ka pa. Honestly, ah. Yes, you are. Kumaka-demand ka ng perfect ate na dapat walang flaws. Hindi ako nagdadaan. Exactly what? No, you are not listening. You are not listening. You are not listening, Jen. Ginawa mo may anak and now you take it against him? Natakot pa ako baka hindi siya tanggapin. Oh, sana hindi mo ginawa, ate? Sana hindi mo ginawa? Wala naman eh. And sana, instead of you being scared sa pagkatao niya na wala na siya magagawa, di ba? Tulungan mo siya. But no, you are the first person, ate, putting him down. Honestly, pag ako yung lalaki at marinig ko to, iiwanan kita right now. Right now. I will not choose you over my child. Hindi mo siya pinapapili. Bukas, Jen, ay parada ang mga tanga sa mama ka, ha? Hindi naman to issue namin eh. Yung problema, ate, let's stop being stupid here. Issue mo to. Hindi to issue ng nanay mo towards him or ng tatay mo towards him kasi wala pa naman naganap eh. Mm. Di ba? Opo. O, di ka rin yung issue to. Issue ko nga. O, tanga. Pero hindi niya alam na ito yung issue ko. Kaya nga, because you were lying to him. When you told him you love him for whatever and whoever he is, you were lying. Kung hindi mo siya kayang tanggapin natin kasi may anak na siya, may nakaraan na siya. There is nothing he can do to change his fortune. Yan na yan. Hindi ko lang kayang tanggapin siguro yung mga bagay na nasabihin sa kanilang tao. Oh, hindi ko mahal yung tao. Oh, you don't love the person. You don't love the person. Because if you love the person, you wouldn't mind. If you love the person, you wouldn't mind that. You wouldn't mind. Honestly, mga kaibigan, I am so mad at you right now. But honestly, mga kaibigan, when you are really in love, when you are deeply in love, ate, you choose to be stupid. Diba? Ang pagiging, shut up and listen very carefully. Shut up and listen. Pag nagmamahal ka ng totoo, ate, ang pagiging tanga ay kasama sa magandang bagay na katangian mo. Pag nagmamahal ka ng totoo. Honestly, when you are deeply and truly in love with someone, di ba, ang pagiging tanga, ate, ay magandang katangian. You will embrace pagiging tanga, ate, wholeheartedly. You wouldn't care, ate, about anything, anyone in the world.
pag nagmamahal kang totoo. Diba? Sa career, diba? Sa career, mga kaibigan, it's ready, aim, fire. Tama? When you are in love, mga kaibigan, you aim, you fire, and then you diba? You try to be ready. Ganun. And whatever happens, tatanggapin mo kung ano yung whatever comes along. Pero ikaw hindi. You told him you love him, diba? Kung ano siya, mahal mo kami yung anak niya, pero hindi totoo, you were lying to yourself. Sakto, eleksyon. Bakit hindi ka nagpolitiko? Diba? Wala palang laman yung pangako mo. I've been a single dad ate in the past 11 years. That never affected or diminished ate my ability to take care of someone else. Meron nung kinakahanga ko sa kanya talaga. Yep, no. Kinahanga mo? Kasi ano, Huwag tayong magpapala. Ate, disability ang paningin mo sa partner yun. Tumigil ka. Pasensya ka na, ha? I am so mean sa'yo. Because you are pretending that you love this guy and you accept him, but no, you don't. Alam mo ka, Jack, sobrang nagpapasalamat nga ako ngayon yung mga sinasabi mo. Kasi kung ibang tao yung sinilingin ko na ito, so sure kagaliktaran na yung sinasabi mo, sasabi na lang sa akin. No, ate, no. No. Sa'yo lang galing yan. No. Ang bukaan pa na kasing sabihin yung kaysa sa mga kaibigan. No. Tapos, yung reaction nila sa akin. May nag-PM sa akin, basahin ko lang. Papa Jack, sino ba si Martin? Sino ba si Martin kasi? Hindi nga po humuliti ka nga. Malasakit ni Martin ang kailangan natin. Alam mo, kailangan mo si Martin natin. Jen? Oo. Makapag-iwalay ka na dyan. Yeah, atin. Ito kayo ko. Makapag-iwalay ka na. Kaya kayo ko. Makapag-iwalay, ate, you do not accept, di ba, this guy ng buong-buo siya. Because honestly, you fear that your parents, ate, will not accept him. Kung nangyari na sana ito, ate, then maybe we can talk about it. Pero hindi eh. It did not happen yet. Hindi pa nangyari yan. So, it's only, ate, existing sa utak mo. Issue mo to. At saka, honestly, mga kaibigan, ano ang pakialam mo sa iisipin ng ibang tao kung mahal mo yung taong yan? Why do you have to explain yourself to your neighbors, ate? Magpapaliwanag ka ba? Ako ang pinag-uusapan natin. Bakit sikat ka? May karir ka? No, ate. Honestly, ah. Really? Ayaw pinag-uusapan? Bakit? Kasi nga malaman pa niya kung bakit. Ha? Malaman kung bakit. Ay, hindi. Bakit? Kasi yung mama ko, dati siyang abe. So, ayun, namin pinag-uusapan ng mama ko dati. Okay. Kasi tumating sa point na
Hindi naman na namin makakaabay dahil sa akin na emosyon natin mama ko. Bakit? Kabit ka ba? Hindi, oh. So, ba't mag-uusapan? Hindi na sinahat. No, ate. Huwag tayo magpanggap dito, ate. Issue mo ito. Issue mo ito na walang kapararangan. So, let's stop pretending here. If you do not accept your boyfriend ate ng buong buo, tumigil na. Ate, issue mo ito eh. Hindi, lahat ng issue na ito hindi pa nangyari. This is just your thing, ate. Again, sa pagkataon ng jowa mo. There's nothing I can do for you, ate. Hindi ko makapag-iwalay. Ano na? Ayaw ko makapag-iwalay. Hindi, actually, nanawagan ako sa kanya hiwalay ang man. Ito ba ako sa ngayon, hindi niya naririnig yan. Sana nakikinig siya. Alam mo, ate, sa yung mga single dad, ha? Ako, I'm single dad, ate. Okay. I'm not saying lahat ng single dads, mga kaibigan, ay matinong tao. But you know what? For me, it gave me direction in life. It taught me, di ba, sense of responsibility. And acceptance, ate, to its truest meaning. Yung mga single parents, mga kaibigan, I take pride sa part na yan. And here you are, assuming, ate, na disability namin yan. Excuse me, ho. We did not choose to be single parents. Diba? But we are still parents. So please, do not be stupid with me. But parang nabitong issue mo na, hindi ko na to issue. Yeah, ate. Kasi ina-assume mo to eh. Honestly eh. General topic to mga kaibigan. Sure, Huwag kang mag-sorry, ate. I'm just trying to tell you, ate, kung ano ang pakiramdam ng isang, ano, ng isang single parent, ate, na ganyan ang iniisip ng ibang tao. I do not take offense, ate, sa'yo. Naiinis lang ako sa'yo because he is potentially a good person for you and yet you're pushing him away, ate, by your stupidities. I'm sorry, but I do not believe you. I don't believe you. Sorry. Pajak mahal ko siya, promise. Inanggap ko nga siya, di ba? Pero ang kumunak siya. Ang kumunak siya. Well, alam mo kung mahal mo siya, ganito ang maging usapan natin. Papa Jack, may jowa ako, may limang taon na, may pitong taong gulang na anak, limang taon na silang hiwalay na kanyang, nanay na kanyang anak. Hindi pa siya kilala ng magulang ko, but I'm prepared and I'm very much willing, diba, to fight for what we have. Kung mahal mo siya, ganyan ang usapan natin. But no, hindi ganyan ang usapan natin. Ang usapan natin, Papa Jack, paano kung hindi siya tanggapin ng magulang ko? Paano ba, Papa Jack, kung halimbawa, pag-usapan ng mga tao sa amin kasi may anak na yung jowa ko? Yan ang usapan natin. And then you try to tell me mahal mo siya? Come on, I am not stupid to believe you. I'm giving you the advice. Makipaghiwalay ka sa kanya. And if he's listening right now, makipaghiwalay siya sa'yo. Yep. Wala kang malasakit, ate. Kailangan mo si Martin. Sabi ni Jessica Marinito, apa siya kakaibiganin ko si Martin? Sige. Totoo nga, hindi na umulitin ka yan. Malasakit yan eh. Jen.
Ano na? Ano po? Hindi na makapag-aralay po siya. Eh, tigilan mo yung issue mo, eh. Tigilan mo yung issue mo. Tigilan ko na. Ito na lang pa siya. Na hindi bigyan mo ako ng request para... Simple lang naman eh. Di ba? Huwag ka mag-assume. Huwag mo i-assume, ate. Yung isipin ng ibang tao, especially pag hindi pa nangyayari. You assume, ate. You assume that your parents, ate, your mom, di ba, your mom will not accept him. That did not happen, ate. Sa utak mo lang yan. How can we talk about someone, di ba, na hindi naman nangyayari? You assume, ate, di ba, na pag-uusapan ka ng mga tao sa paligid mo, so what? So what the F up? Honestly, ha? Eh, ano ngayon? Because these issues, ate, are not issues of other people. These are your issues. Ano pag namatay sa pantalak na natin na ngayong matis ko? Ano paano kung paano kung hindi? Sagutin mo ako. Dali ako, sagutin mo. Paano kung hindi? Hindi ko magagamit yung advice na binigay mo. Ano na? For example, na hindi nga nangyari na. Or for example, tinanggap ko siya ng... I don't need examples, ate! My point is, try to deal with what's really happening right now! Ito pa ang nangyari. Oh my God! You are a moron! Itigil mo yung relasyon na yan. Oo nga. Hindi, itigil mo yan. Itigil mo yan. Oo, itigil mo yan natin. Oo, yan tuloy. Nag-tweet si Martin. Joke lang. Tulog na yan. Nagmamalasakit kasi. Ang kulit mo. May kapasahin ako sa'yo, ha? Hindi ko manakita. Okay lang? Okay lang po. This is from Jeremy. Ito. Pero ano siya from, ano, hindi ko alam kung taga saan ito. Papa Jack, hi. It will be stupid to give advice to someone who is lutang and not even listening to what you have said. Hindi pa niya na-realize and ina-accept na tigilan na niya ang mga what ifs niya and just do it. She's not even replying on your argument. After your point, she will still continue her lutang ideas. She does not love her boyfriend, period. See? You don't love the guy. You just think he's a good catch. But love, no, I don't believe you. You don't love the guy. Kasi kung kausapan dito, Papa Jack, meron akong boyfriend, hindi ko pa siya gaano love. Diba? Oo, pinag-aralan ko pa lang. Ba't ito tayong dalawa? Maintindihan kita. Pero hindi eh. You claim mahal mo siya. Later, I will pray. I will pray, ate, na sana magkaroon ka ng kaliwanagan ng isip. And or hiwalayan ka na lang. Tignan ko lang kung malakas ako kay Lord. Yes, I'm not kidding. I am not kidding. Honestly. Ano yung una yung mangyari? Iwanag.
Honestly. Papatiyak. Ano po meron kay Martin? Malasakit nga! Ang kulay dyan. Jen. Apo po. Tama ka? Tama. Ay, Martin. Ang hihingi tayo, malasakit niya. Martin naman eh. Ano na ang charity? Ano daw? Charity? Bahala ka dyan. Ano mo natang ka? Hindi kasi sa Jack yung word sa amin na malasakit. Oh. Charity yun. Hindi ah! Sabi ko, for example, ano na, 26 ka ako. Mag malasakit ka ng 1 hour. Ano, malasakit, hindi ba yan? Charity. Oh, sige, ang charity is form of? Malasakit, o tama ka dyan. Malasakit. Pwede ba ang galing ko? Andi, hindi ka magaling. Huwag kang sumera. Galing ka kagad, bahala ka dyan. Oo ka. Okay na ha? Tama na tayo. Ayoko. Kasi maghihiwalay kayo niyan. Ibag-pray ko yan. Ayoko. Kaya. Mahala ka sa akin. Ayoko. Ayoko mo ate. Bakit? Hindi mo siya kang tanggapin. Tanggap ko nga siya. Hindi. Huwag kang plastic. Hindi mo siya tanggap. Tanggap ko sa tamis. Hindi. Dito kasi ko. Gito marinig. Ayoko. Thank you for calling the show. Ajay. Yep. What? Ano ba yung pagliwalay? Ah, nasa yun natin. Iwag, bala ka. Mahal ko sa promise. Sige. Kasi ka na dyan niwala. Bakit mo, mami? Hindi ako naniniwala. Thank you for calling. Ayoko na. Napagod lang ako. Wala kang malasakit. Doon ako kay Martin. What ba? Papa Jack? Tigilan niya si Martin. Baka magkatuloy kayo. Magkaroon kayo ng malasakit sa bawat isa. Ba't niya? Ulit niya? Paki-invite pa si Martin sa TLC. Ay. Tulog na siya. Wala kang malasakit sa kanya, siya kaya malasakit sa atin. Balit kayo eh. May nag-tweet dito. Papa Jack, pakisabi sa caller mo, ang daming problema ng lipo na dumadagdag pa siya. Nakakainis. You are society's problem. Flip mo.
Salamat sa pagtawag, Jen. Jen. Pato. I am sorry. There's nothing I can do to change out your impression towards the personality of your boyfriend. I really hope, ate, that when you said you love him, diba, tinanggap mo na rin siya ng buong buo. And that you have, diba, you made him feel that you're willing to fight alongside him at if it's necessary. Diba, para matanggap na ibang tao kung ano siya. Because it is something that he can never do anything about. Pagkataon na niya yun. Part of his, ano, part of his personality. You know, there is a line, ate, that I want you to remember after this, ano. Sa pag-ibig, ate, love me, love my dog. Love me, love my dog. Lalo pa anak yan. Alright? Ito, hindi issue ng magulang mo. Hindi issue ng kapitbahay mo. Issue mo ito. So please stop pretending. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Binaba ko na po. Ganun kasi. Walang malasakit eh. Buti po si Martin. Gukulit niyo. Yung mga bisita ko na pasearch sa YouTube. Sino pa si Martin? Kasi nga si Martin may malasakit nga. Baka kayo? Papadyak! Papadyak! Tatropahin mo na ba si Martin para magkaroon ng malasakit? Sabi dito ni Connie, baka Martin mo, hinahanap mo tuloy. Ano? Hinanap ko tuloy sa patients list ko yung Martin. O. Magmalasakit kasi kayo. Kulit nyo. Charmaine ng Israel na kaantabay. Pakibati ka mo dito. Liza ng Israel. Maraming salamat po. Okay, malasakit kay Martin. Hindi po umuliti ka. Malasakit. Paali ka na. Si Martin. Pwede yan, di ba? Pag giniginaw ka. Si Megan giniginaw dito ngayon eh. Pa Megan, di ba? Pag giniginaw ka. Sabi mong ginaw. Gusto ko na malasakit ni Martin. Ganun nga. Kasi maliit na hindi ka na mamumuliti ka. Gusto mo na malasakit. Grabe, ang sakit ng tigyawat ko. Hindi makalabas. Oh, gusto ko na malasakit ni Martin. Ganon. Okay, makulit dyan. Wala kayong malasakit. Ganito ha, mag-aliwan na ganito tayo ha. I feel really sick tonight. I am. So bukas, baka hindi ako pumasok. Huwag nyo kawayan ha. Kasi pag inaway nyo ako, mararamdaman ko, wala kayong malasakit sa akin. Pupunta ko kay Martin. Bahala kayo. Natambay ko sa garden nila. Amigo. Kulit. Bahala kayo. Bahala kayo talaga. I will try my very best, mga kaibigan, to go to work tomorrow. Or later. I feel really sick. Ang sama na pakiramdam ko, mga kaibigan. I feel really sick, mga kaibigan. Ha? Sige, yung pinil yung nag-text. Sabi niya, ipakausap mo yan kay Martin na closed door. Hanapin niyo kasi si Martin. Gusto ko talaga lang. Yung bisita ko nahanap na niya. Yung bisita ko na. Hinahanap ko na si Martin. Hinahanap na si Martin. Si Eric ng Baguio. Pap, mag-greet naman ako dito, Baguio City, mamangking ko.
si Jet sa lahat ng gabi-gabi nakanta by Eric ng Baguio City. Kamusta sir? Salamat, salamat ha. Thank you very much. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Wala kayong... Chad, gusto mo ba? Wala kang malasakit sa akin. Nang ganyan ka ng ganyan. May pabate ito. Ito mga kaibigan. Rizaline, ayan, Matos, partner ko na hiniwaan ako ng bulol. Hello sa iyo, Ronaline Manzano from Camarin. Pabati anak ko, Sherwin Analiza, Mary Jean Analian, at ang asawa ko, mahal na mahal ko, Ana Lynn de la Cruz, Roberto de la Cruz ng Saudi Arabia. Sabi ni Jeremy, maligayang body po sa mga nakaantabay sa bahing dagat, lalo yung mga nasa gitnang silangan. Kamusta kayo dyan? Ligay ang body sa inyo. Yung mga nakaantabay sa bahing dagat, kamusta po kayo? Malapit na kang bumunta sa desert. Pero bago ang lahat, nabusin ko lang muna yung mga paninto kong payong dito sa Pilipinas. Dibidibis, hindi. Payong kumut ko lang po. Matagal na kung hindi nakagabinta ng paborito kong item ba. Grabe talaga ito. Yung binibenta ko dito, magandang item ito, yung panty na Hello Kitty. Ang tagal ko nang binibenta nitong panty ng Hello Kitty. Maganda lang, 3 for 100, murang-mura. At saka may special feature pa ito. Si Hello Kitty buhay. Pag sumot mo sa kanya, kakalbutin ka. Bumili na kayo na maganda dito ng binibenta kong banig. Kasi po ang 15 tao pag natulog. Basta kaya niyo matulog, nakatayo kayo lang. May sakit pa ako nito ha? Tsaka binibenta ko nga pala. Sobrang maganda itong bago kong item. Maganda ito. Payong. Kaya niyang payungan ng 30 tao. Hindi mo mabasa. Hindi naman umuulan. Ano ba yan? Ang corny ng mga jokes dito. Wala akong malasakit sa inyo. Ang kaya ko si Martin. Martin! Sakit mo nag-search nga kami. Laway na laway gawin. Ano ba yung malasakit? Hi. Magta-trending kaya yung malasakit ni Martin? I-try ko nga bukas ng gabi, no? Hashtag malasakit ni Martin. Try nga. Di ba? Hanap mo? Hanap mo, no? Hanap nila. Papa Jack! Si Martin ang palagi may malasakit kahit kanino. Abati mo from ano, Italy. Ano gaya ang pakikinig po? Teka, makainom nga. Wait lang. Oh, hindi kape ininom ko. Baka better na naman kayo dyan. Wala kayong malasakit. Ala! Si Meron! Nahanap si Martin! Sabi niya, oh my God! Nahanap po si Martin! Congratulations! Oh, di ba? Mahahanap niya yan, ha? Yung mga nilang napasearch, mga kaibigan, napaload bigla, ano? Mag-load ka doon! Only 20, gano'n. Nahanap po si Martin! Gano'n. Yung mga hindi ko mga bati-bati, huwag na kayo magalit ha. Tapos na ako, huwag nyo na ako pagalitan ha. Oh, hindi ko na kayo batiin lahat. Matawarin nyo na ako. Huwag na magalit, huwag na kayo malang sa akin. Mga kaibigan, papaalam na ako ha. Ano kayo magandang love song? Ah, I wanna play this one. When love and hate collide. I love this. Mga kaibigan, this has been me. The one, the only... Nice and naughty. Ang nag-isang DJ na feeling sexy.
Ako po niyo ng God, si Papa. Si Papa Jack. Cool. Hanggang labasan. Waving goodbye to all of you now, ang DJ na sobrang harap na magkakamala ang si Derry. Just. Just lang. Kailangan pa ba ang i-memorize yan? Vision at... Ang oras, mga kating sa Bunga Bulan, we got 22 minutes before the hour of 11 o'clock. Monday evening, mga kaibigan, 3 days after sweldo, may budget ka pa. Ako meron pa 300 na lang. Walay na, walay. Samahan niyo ako hanggang matapos ng programa natin ngayong gabi ng Monday, mga kaibigan. Sabi nila, sabi ko, however your Monday is, mga kaibigan, ano man ang mukha ng yung Lunes will be the same as the entire week you may have. So pag bad trip ka ng Monday, bad trip ka ng 1 week. So parang awa mo na, di ba? Work so hard para yung Monday mo good, di ba? Oh. Para ang Monday mo good, para at least the entire week will be better, ganun. Speaking of better, mga kaibigan, di ba? You want to have your drinking coffee drinking experience better? Naku, lagyan mo ng cream top coffee creamer yan. Black coffee man yan o 3-in-1, mga kaibigan. Aba, lalo sasarap ang pagkakape mo pag nilagyan mo yan ng cream top coffee creamer. It's creamier. It's better. It's cream top. Magkakape lang, wait lang. Ang sarap. Nangigit ba kayo? At nairita ba kayo sa pagkakaigup ko? Hello to my Alaska Cream Top family. Maraming salamat. Noong third day ng Aliwan, mga kaibigan, ay conducted the game by my Alaska family. Thank you very much sa aking Alaska family. Maraming salamat for entrusting me with another segment sa show na yan. At pasalamatan ko lang muli lahat po ng mga nagpunta, dumalo na kisaya at nanood po sa pinakamakulay at ingating piyesta sa buong Pilipinas, ang Aliwan Fiesta, mga kaibigan, which we celebrate every April yearly, mga kaibigan. April. Nakakatuwa yung participation ko sa Aliwan Fiesta for this year. Grabe. Araw-araw except the second day. Oh, yung second day na pageant. Pangit naman ko, nandun pa ako, pageant yan. Ano nang gagawin ko dyan? Nabahay lang ako. Hindi, I was on air, mga kaibigan. Pero I'd like to congratulate Manila Broadcasting Company. Diba? For again, having a very successful event. Maraming salamat. Yung mga nagwagi, mga kaibigan, I don't have the complete list here, but I will try to announce later. Maligayang pagbati po. Sabi ni Regina Constantino, Baba Jack, mag-aambag kami ng plane ticket mo. Siguraduhin niya, pupunta talaga ako. Hong Kong. Gusto ko sa 5-star hotel ako. Minsan lang mag-loob, papigyan niyo na, diba? Gusto ko doon. Meron bang Sogo sa Hong Kong? Doon na lang ako. Kaya ako. O kaya, di ba? Eurotel. Kaibigan ko may-ari niya. Doon na lang. Kaya wala sa Hong Kong. When I went to Hong Kong, we checked in sa Panda Hotel. Sakto lang kasi yung eyebags ko parang panda naman. So, ganun yata na pag nagpunta ka rin sa Panda Hotel at malaki eyebags mo, may discount ka. Sus! Sus, garban, sus! Kuya, panahon na ng halo-halo. Marami na naman mga estudyante ang magkakaroon ng extra income. Magbenta kayo ng halo-halo, di ba? Minsan, mga kaibigan, toto, ha? May mga pagkakataon, mga kaibigan, na yung halo-halo sa barangay ninyo, wala nang lasa. Dahil gusto mo lang ng malamig, patulan mo siya. Minsan ang laman lang, food color lang. Yung yellow magmukha lang green kasi nalagyan ng sabon ng food color. Masaya ka na. Nakailin. Mabenta ngayon ang ice candy. Di ba yung ice candy, pag ano, chocolate flavor, tapos pag nilagay sa ref, mag-iipon yung chocolate sa isang side. Yung isang side lang ang may chocolate, isang, yung kalahati tubig ang dating. Pero okay lang, nakailin mo pa rin. Ay nako. Binabati ko yung mga kumakain ng ice candy, mga kaibigan. Tapos, yung ano ba, ubos na, diba? Tapos yung konti na lang, ang haba pa ng supot. Tapos, didilaan niya ng buong supot. Tapos palabas ng bibig niya. Yung haba pa, laway na. Diba? Putulin mo na pag ang lalim na ng ice candy. Huwag ang baboy mo. Ay nako. Sabi dito ni Regina, may Sogo dito, Pops, pero mall yun. Ano, matutulog ako sa mall? Ulo pa lang. Ikaw ah.
Ah, may caller tayo mga kaibigan. Lizelle ng Olongga po. Hello, Lizelle. Hello po. Hi, Lizelle. Hi, Papa Jack. Olongga po ka. Opo. Nasa Paris Point, Angeles ako this coming Saturday. Yoy. Wawa, nainis ka. Bastos ka. Sorry, din Papa yun. Sorry, Papa Jack, kinakabahan po kasi. Sabi ko po, punta ka naman. Alayo, di ba? Alayo, Papa Jack. Uy, di huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta! Huwag nag-Paris Point, Olongga po na lang ulit. Nasa Angeles ako this coming Saturday. Tama ba ako? O tama, Angeles, Pampanga. Andyan ako. I will be there, Angeles, Pampanga, Sabado. Tapos sa Linggo pa, this point, Fairview, mga kaibigan. Uy, speaking of, ano mga kaibigan, ha? Speaking of yung guests natin dito na, Lizelle. Po. Di ba, kung nakikinig ka sa nagdaang mga Linggo, meron akong guest dito ng mga senatorial balls, di ba? Hindi ka nakinig, no? My work as a topic. Ah, gano'n. Magaling ka lang, tatawag ka na pala. Hindi, kung hindi mo nabalitaan. May mga guests, ako, naging panauhin ako sa programa natin, ng mga senatorial balls. I cannot have them all bilang guests, mga kaibigan. But, we are trying para matanong natin sila sa mga platforma nila. Pagkakataon na rin makilala sila. So, hindi lahat kaya namin schedule. Diba? We invited a lot of them. Hindi ko alam kung makakarating lahat. But this week, ngayon ako nalaman, I will have one of the presidential balls. Diba? To be in the show. Sana nga lahat sila ma-interview ko dito sa show natin. Maganda, di ba? Ang tanong ko, what is love? May forever ho ba? Para makilala natin sila. Di ba? Naniniwala ho ba kayo na may mga taong nabuntis at aksidente lang talaga yun? Diba? Yung nadapa po sila tapos napatihaya sila nasa gasaan ng rumaragasang anes. Aksidente ho ba yun? Joke lang, hindi yun ang tanong. Anyways, Lizelle, you are 18 years old. Yes po. Anong ginagawa sa buhay, iha? Nag-aaral po din, nag-work din po. Ah, di working student, pinahaba mo pa. Okay. Sorry, okay na. Anong work mo? Sa isang fast food po. Ah, okay. Kulay pula, kulay yellow, kulay green. Red. Red. Oh, Jollibee. Tama? Opo. Jollibee. Kung saan, bihida ang yun ba yan? Ikaw ba, memorize mo yung unang kanta ng Jollibee? When I was in grade 5 yata, may kanta ang Jollibee na nirevive lang lately. Ano yun, Papa Jack? I love you sa... Matagal na yan. Ay, opo, oh, lang pinapatutuloy. I love you Sabado, kahit buong Linggo. Hintay ka lang, Jollibee, nandiyan na ako. Malas ang Pilipino, handog sa Jollibee. Pero dahil taga-Kali ako nung bata ko, mga kaibigan, iniba namin yan. Panahon na X-Men yan eh. I love you, Jubilee. Pati na rin ni Storm. Hintay ka lang, Magneto, nandyan ako. Tawagin mo si Gambit, magbubusoy kami. Diba? Diba? Nung college naman ako, mga kaibigan, alam niyo yung kantang Aserehe? Opo. Yan, iniba rin yan. Ang pasimuro niya, best friend ko si Mark, andito siya ngayon. Iniba yan. Paano nga ba yung Aserehe? Results. Aserehe. Eh. Diba? Iniba yung ginawa namin niyang, sige, ere, ere. Ere ka ng ere hanggang ikaw ang mata, eh. Joke lang, ha? Lizelle? Po? Ano naman ang course mo? Mass communication po. Ay, nakuparas na ng field. Mass communication. Ang kursong mass kung hindi mahirap, matrabaho lang. Diba? Totoo. So pag naibagsak mo yan, tamad ka lang talaga. Period. Yun lang yan. Tama. Maraming magagalit sa akin. Anyway, sa atin, Lizelle, yes, anything po. I can do for you? Kasi Papa Jack, no. Lakasan mo. Sorry po. Bawal no problema kasi. Ano? Sa love life po. Bakit naman? Start ko na ba, Papa Jack? Gusto mo later. Alam mo gusto ko i-start. Ganito po kasi yun. Nung December po ako na end of contract sa pinagkatrabahuhan ko. Jollibee? Yes, opo. O di, hindi ganyan pa na working student ngayon. Ano, Papa Jack, extra po ako dun. Oo, oh, pelikula ang dating. Kung hindi pelikula, rice, di ba? Extra rice. Sorry ang corny ng mga jokes sa love radio, patawarin niyo. Tapos? Tapos po, then...
nag-stop na po ako doon. Bumalik po ako nitong nag-end po yung school namin. Hmm. Tapos po, may nakilala kasi ako doon, Papa Jack. Saan ba? Sa school? Sa Jollibee? Ah, yun siya kwento mo. Sa work. Sorry po. Okay. Sa work po. Tapos, ano siya, Papa Jack, manager po namin. Malamang, saan nakilala mo yung manager mo, di ba? Pangit naman kung mapasok araw-araw, hindi mo siya kilala. Hindi. Ano kasi, nung umalis ako doon, wala pa siya. Then, nung bago lang po kasi siya doon sa amin. Ah, pagbalik mo, ano siya, empty or manager na talaga? Manager na po. Okay. Galing po siya sa ibang branch. Hmm. Tapos po, nung unang araw ko siyang naka-duty. Pak, tayo galing. Ano? Ano, naka-chat ko na siya, Papa Jack. Naka-chat ko siya. Wait lang, nakabahan po kasi ako. Ayun nga, nung gabing nag-out po ako din, graveyard shift po kasi siya noon, chinat ko po siya. Ah, nauna ka? Opo. You did the first move, alright. Kasi po, nung bandang Feb, netong year lang din po, inad niya po ako, pero hindi ko po siya kilala noon. Teka lang, inad ka niya bago mo siya naka-duty? Opo. Alright, tapos nung nag-duty ka, mo na-realize na siya pala nag-ad sa akin. Opo, okay. Yun po. Alright. Sabi ko po sa kanya, ikaw pala to sir, sabi ko. Tapos ayun na, sabi niya, ah, ikaw yung ano, yung counter, sabi niya. Bakit ka rin niya inad dati? Hindi ko alam, Papa Jack. So, teka lang. Pag may lalaking nag-add sa'yo na hindi mo kilala, na-accept mo lang walang dahilan. Hindi naman. Hindi ba? Ay, anong ginawa mo? Hindi naman nag-accept ng walang dahilan. Ay, in-accept mo siya eh, di ba? Tinignan ko muna yung profile. Ayan nga, in-accept mo siya bago mo siya ma-meet ng personal. Tama? Opo. O, di ginawa mo nga. Pag namaang-maangang kapag ginawa mo, nagtumanggap ka ng isang friend request na hindi mo kilala ng tao. Tama, mali? Tama po. Ayun, huwag mo na plastikin ako dito. Parang 33 na unang loko. Ayun na, sorry po. Ayun na, tapos in-accept ko na nga siya noon. Tapos yun, nung nagka-duty kami, sinat ko siya after nung duty ko. Oh. Tapos, ayun na, nag-start na biglang... Nung una ko kasi siyang nakita noon, Papa Jack, sa duty, na nagustuhan ko agad. Parang nakita na agad ako sa kanya. Ayun! Tapos pangubango pa ang asik niya. Ang bango-bango niya, Papa Jack. Tapos... Ang bango niya? Ang bango niya. Alam mo, ganito kasi yung Papa Jack. Sinabi ko sa kanya yun. Sabi ko... Ibig sabihin natin, the only way na maamin mo siya was that you were physically so close to him. Ito ka na. Wait lang. Kasi ganito ko, bakit ba? Kasi ganito yun, di ba? Sobrang nakakainis yung duty. Daming tao, tas ang gulo-gulo. Ate, baka nakikinig ang management Jollibee sa'yo. Ako, so baka sabi ka nakakainis, ha? Sa amin lang yun, Papa. Wala na. Huli na. Lataas mo. Ayun nga, siyempre, maingay, ganun-ganun sa duty. Sobrang init na ng ulo ko, ganun. Tapos bigla siya dumating, tapos, ala, sino kaya yun ang bango niya? Parang ganun. Ang bango niya, bakit pala chuchi? Nauna ko muna siyang naamoy. Ano ba ito? Bakit parang 40 days na? Nauna ko muna siyang naamoy bago ko siya nakita. Ah, ganun. Parang ganun, tapos, ala, ayun na. Tapos, chinat ko nga siya. Tapos, nag-start na dun ang... kulitan na agad, ganun-ganun. Tapos, hanggang sa nalaman niya na nagkukwento ko sa kanya na mahilig, na, madalas ako nagja-jogging. Tapos sabi niya, ay, ayun, may kasabay na pala ako magja-jogging, ganun-ganun. Tapos, nung kinabukasan kasi, nag-jogging ako, nag-rest day siya noon, pinuntahan niya ako. Ayun! Nag-jogging ako ng Papa Jack, pinuntahan niya ako doon mismo sa, ano, pinag, doon nga. Saan nag-jogging okay. Sa, ano, sa Longgap? Po? Saan nag-jogging doon? Sa may Remy Field po. Ah. Sa loob niya ng ano, Subic? Opo. Ah. Malapit lang rin doon sa store namin, Papa Jack. Okay. Ayun nga, dumaan siya. Kasi ako nag-jogging ako timula Maynila hanggang Subic eh. Ay, wow! Ang galing! Actually, balikan lang. You know, I'm strong. Sige, pag-aibang lang, hindi po totoo yun. Tuloy mo na. Tapos, yun yung unang beses namin nagkita sa labas. Hmm. Then yung pangalawa, nag-duty ako ng closing. Hmm. Tapos siya, closing din siya noon. Tapos,
nagyayaya siya na after duty daw, saan daw pwede pumunta, ganun-ganun. So sabi ko, tapos nagyayaya siya kumain. Nagyayaya siya kumain. Inintay ko siya, sabi niya sa akin, sige, hintay mo na lang ako doon kasi baka may, syempre, makakita, ganun-ganun, magtaka kung anong, ano, diba? Tapos yun, nagkita kami, kumain kami. Sige, kumain sa all meat. Hindi po, malapit. Malapit lang din doon sa amin, mapadya. Kumain kami sisig. Ah, si Jerry's Grill. Tapos. So, tama ba? Jerry's ba? Hindi. Saan? Ibang ano ng sisig. Ano ba? May Uzer's di ba dyan, Papa Jack? Uzer's Sisig. Hindi ko alam. Yung pangalan ng store kasi. Ah, wala. Baka nga sa inyo lang yun. Tapos? Tapos ayun po. Tapos ito, Papa Jack, hindi ko in-expect na may ano. May an-an siya, ano ba? Hindi. After nun, hindi pa kami umuwi agad. Tapos, nag-iya siya dun sa apartment. Ay, naku, Diyos ko. Niya. Na, manonood lang daw movie, ganun-ganun. Tapos, nung ano na, nandun na, lakad-lakad muna kami, nandun na siya sa apartment. Tapos, Wait lang. Wait. Sandal mo sa... Ayan na. Pabiyak na lang. Ano yung sabi mo? What did you say? Po? What did you say? Papajak talaga, sabi ko. Parang ginawin yung sinabi mo. Ayan yan, papajak, grabe. Tapos yun nga, nandun na kami sa apartment. Tapos... Eight. Nakabahan ako. Ano mga 1 week pa lang yung magkakilala niyan, di ba? 3 days. After. 3 days. Kasi the following day after the first duty, you went out together, jogging? Opo. The third day, ate, kumain kayong sisig and then diretso sa apartment, tama? Yes po. Okay. Then nanood ng movie, ganun nga. Tapos, kasi nung bago pa yung araw na yon, yung duty na yon. Parang binibiro-biro niya ako, mihirit siya sa akin ng ang sakit ng likod ko, pa-massage, ganun-ganun. Tapos, yung harot-harot niya, Papa Jack. Ayun, dun sa apartment, sabi niya, pa-massage ako, sabi niya, ganun. Tapos, ayun, biminasan ko naman. Sa likod pa lang. Tapos nung ano na, ano ba ito? Ayun, Papa Jack, dimi-massage ko na ito. Sabi ko, oh, tapos na, sabi kong ganun. Di, inabot ko na ulit sa kanya yung oil, sabi. Ano ba, Papa Jack? Nawa-block na ako. Hindi kasi, I was thinking, ate, that you gave him a massage, pero dry massage. Meaning, nakadamit. Hindi. Diba? So, kasi intimate na yan, eh. I mean, for the guy to even invite you sa apartment niya, intimate na yan, eh. Anyways, go ahead. Tapos, ayun po, di sabi ko, oh, tapos na, sabi kong ganon. Tapos, sabi niya, tapos, binalik niya ulit sa akin. Tapos, sabi niya, more pa na. Sabi niya, yung ulo ko masakit. Sabi, yung ulo masakit, ang tanga lang. Umika siya sa lap ko, Papa. Ang galing-galing ni sir. Oh my God. Ang galing na pa-duty ka niya, te. Umika siya sa lap ko. Tapos, ayun, di, minessage ko naman, ganun-ganun. Tapos, ayun na. Di, ayun na, Papa Jack. May, alam mo na yun. Hey, hindi ko alam, doon ba ako noon? Bakit mo sa akin nanilip ako sa inyo? Wala ako doon, hindi ko alam, ikwento mo. O, oh, sige na, di nakahiga siya. Ito kwento ko talaga, di naliyado. Oo, oh, yung lagpasama lang yung medyo basta. Diyo, tas ayun na. Diyo, naalala ko nung 13 ako tanoy. Oh, grabe. May napanood ako sa pelikula. Oo. Ang baboy yung utak nito. O, tapos. Tapos, ay, di nakaiga nga siya sa lap ko, Papa Jack. Tapos, mayo-mayo ng unti.
Ina! Ayun na! Ah, ano yun? Nakawak na siya sa braso ko, gano'n. Tapos... baka akala niya stribo yan, te. Tapos... after noon, bumangon na siya. Tapos ako yung pinahiga niya sa lap niya. Umiga lang. Tapos, sabi niya, tapos, nakailip ako, Papa Jack. Nakailip ako kasi mga bandang... siyempre, hindi ka nakailip. Nagtulog-tulogan na. Pwede ba? Hindi naman. Nakailip excuse naman. Me, I will not believe you. Past 3 a.m. Tapos, pag-gising ko, ano na, patay na yung ilaw. Ay. Patay na yung ilaw, tapos yung naano na lang ng ulirat ko, ano na siya, pahiga na siya katabi sa akin. Ano ba yan? Papa Jack, bakit ba? Ayun, pahiga na siya, tapos ayun, katabi ko siya matulog. Tapos then after noon, ayun lang, wala naman nangyaring ganun talaga. Tapos after noon, hindi yun yung ano, hindi yun yung last. May pangalawa pa na nangyaring ganun. Pero lumabas na kami, nanood na ng sine, ganyan, kumain na sa labas. Nangyari yun, Papa Jack, sa loob lang ng 1 week. Then yung last time na... may nangyari sa inyo? Wala po, hindi ko rin masabi, Papa Jack, kasi hindi natuloy yun. Hindi na tuloy. Sige, kunyari 13 ako ulit. Grabe. Hindi na tuloy, Papa Jack. Yeah, honestly, ah. Huwag mo na akong bulahin yun. Hindi, totoo, Papa Jack. Kanina nang pinag-gin ko sa akin, Papa Jack, alam mo na yun. Alam na, you know exactly what you meant and I knew what you meant. So please, ano, don't Papa Jack, treat me as someone stupid. Hindi ganito here. Kasi po. Yung alam mo yung andun na pero hindi na tuloy, ganun. Ano? Asan andun yan? hindi na tuloy, ganun. Paano yung nandun na? Asan doon? Anong area? Kasi sabi niya, Papa Jack, sabi niya, baka sa ganun. Ano na? Baka ano, may mabuo ganun, sabi niya. Kaya hindi natuloy. Tapos after noon, yung pangalawa na yung Papa Jack, kasi April 1 yun yung pangalawa na nagkita kami. Galing kami sa, nag-gumimik kami nun kasi payday. Tapos, sabay, yung mga kasama, yung dalawang kasama ko kasi, yung dalawang best friend ko dun. Ano, sabi ko, uwi na ako. 3 a.m. na yung Papa Jack eh. Oh. April 1. Then, sabi niya, uwi, April sabi ko, uwi na ako. Pero ang totoo nun, Papa Jack, magka-chat kami. Mm. Magkaharap lang kami, pero magka-chat kami. Mm. Natanong niya ako kung, ano na, ganyan. Tapos sabi ko, uwi na, sabi kong ganun. Tapos, nung nauna akong bumaba nung bar, tapos nag-text siya, sabi niya, nasaan ka, hintayin mo ko sa, ano, sa bahay, sabi niya ganun. Hinintay ko siya. Tapos, ayun, dun nga yung hindi natuloy. Tapos after nun, Papa Jack, biglang nawala siya. Biglang di na nag-text, di na nagre-reply sa chat. Tapos, tinatawagan ko, hindi na niya sinasagot, ganun. Tapos, ang ano kasi nito, Papa Jack, na na-hurt lang ako kasi may something na ako dun sa tao. Tapos, yung willing kang, ano, willing kang gawing boyfriend. Kasi Papa Jack, ano? Para ka palang customer, willing to wait ka rin. Oo, willing to wait, Papa Jack. Okay lang mo ba? Yung chicken, 3 days. Willing to wait. Aba, very much willing, ho. Kasi, nag-ano-ano na siya na, edi may mga text siya na, edi magmahalan tayo, mga ganun-ganun ng keme. Tapos, biglang nawala siya. May ano pa kasi nito, Papa Jack, side story nito. Ayan, ano yung side story? Yung best friend ko noon, yun yung nauna, na kwento ko kasi sa kanya to. Tapos sabi niya, alam mo ba, pati siya, ginaganyan niya ako, sabi niyang ganun. Sabi ko, talaga? Sabi kong ganun. So sabi niya, huwag kang masyadong magpapaniwala, sabi niyang ganun. Kasi, pag na-inlove ka dyan talaga, wala na, sabi niyang ganun. Ikaw ang kawawa, hindi kanya sasaluhin, sabi niyang ganun. Tapos,
nung time na nagkaka-text kami, ang kwento sa akin nung kaibigan ko na yon, sabi niya, alam mo bang hindi na siya nagte-text sa akin? Sabi niya gano'n sa akin. Tapos nung time na ako na yung hindi tine-text, itong manager, nagte-text na siya ulit dun sa kaibigan ko na kasi sinasabihan daw siya na huwag mo kong iiwan, ganun-ganun. Kasi aalis na yon yung kaibigan kong yun. Pupunta, uuwi na siya ng probinsya nila. Sinasabi na, huwag mo kong iiwan, dito ka lang, ganyan-ganyan, ayaw ko maiwan, ganun-ganun siya. Alam mo yung Papa Jack, sinabi ko sa kanya, inamin ko sa kanya na may something na ako, ganun-ganun na kung naghahanap siya ng tao na mag-aalaga sa kanya, willing ako. Yung, ginanong ko na siya, Papa Jack, na sana kung hindi man naging maayos yung simula, ganun. Pwedeng, ano, start over na simula ulit sa pagkakaibigan, ganun-ganun. Pero wala kasi Papa Jack, sabi niya, oh, nag-chat siya sa akin, sabi niya. Pasensya ka na, sabi niya. Ayoko lang ng issue, sabi niya, ganun. Gumanon na siya. Tapos sabi ko, sana inisip mo yan nung, ano, nung lumandilandi ka din sa akin, sabi ko, ganun sa kanya. Tapos, ayun na ba, ngayon, wala na, hindi na kami nag-uusap. Pag sa duty, wala, hindi kami nag-uusap. Kasi nakala mo, walang, ano, walang keber. Yun lang, ang reso ko, ah. Hashtag kawawa yun. Parang feeling ko talaga, Papa Jack, ang... Alam mo, gawin natin natin. Po. Tawagan mo si Martin. Martin. Kasi nga si Martin, ang may malasakit sa atin. Buti pa si Martin may malasakit. Iba talaga si Martin. Hindi po mamuliti ka. Hashtag malasakit ni Martin. Wait lang, itetext ko si Martin ngayon. Martin. Kawawa naman siya. Nag-text yung anak ko. Dada, pag-greet naman. Kila JV is Kilona. Joyce is Kilona. Tiffany, you, Henko. I love you, anak. Lizelle? Po. Ano tanong mo? Na-hurt kasi ako, Papa Jack, nung ano, kung magpapa-cancel na ba ako ng schedule or ano, sa trabaho. No comment. Para hindi, ano rin, hindi na rin makita, gano'n. Ano? Kung hindi ko alam kasi anong gagawin ko, Papa Jack, eh. Ang gagawin mo ay? Siyempre, lagi mo nakikita. Prayer. Ayun ako. Ang hirap, ate, payuhan ka. Kasi unang-una, you submitted yourself, di ba, to that predicament. Yes, yes. Tama. In other words, malandi ka kasi. Nilandi ko pa. Nilan mo, di pwede ba? Nilandi ko pa. No. Yeah, ikaw naman talaga ang gawa. You submitted yourself, ate, para maramdaman yung nararamdaman masakit mo yun. Ikaw yan, eh. It's your own doing. Di ba tama, le? Tama po. Ikaw yan. Nag-kiss kayo? Uh-uh. Opo. Yun na. Well, let's try the profile yung ano, si Sir. Si Sir ay isang player. Tama, mali. Opo. Batman, si Sir. Batang manyak siya. Anak, baka nakikinig at least alam niya yun ito. Baka duty siya. Ganda yan. Batman yan. Kalaya mo, di ba? Magkatrabaho kayo. You work every day in the same ano workspace, and yet I can text the two of you na magkasabay, magkasunod, and tell you the same things. Oh, di Batman yan. Nasa handbook yan, bawal relasyon dyan, di. Tama? Opo. I should know, ma. Galing on Jollibee Corporation, ate.
I was a manager of Greenwich before. Ito Papa Jack, sabi niya, oh. Bawal sabi niya. Sorry, ayaw ko lang ng issue. Ayaw. Eh pala, ba't kanya niya? Ba't nagpamasahe sa inyo? Diba? Sa iyo, sabi niya, ayaw ko na pinag-uusapan na... Pinag-uusapan ako lalo na pag nakatalikod. Sensitive ako eh, sabi niya. Hindi, pag nakatalikod siya, minamassage siya. Eh, ba'y lang ginawa mo niya? Tapos sabi niya. Lagyan mo ng oil. Dapat kanya lagyan mo natin motor oil. Okay, yung pang motor yun. Ano yan? Tuti ba yun? Diba? Yung para makakapit. Gago yun, ma. Pakisabi nga sa kanya, gago pala yun. Sinabi ko na sa kanya yung Papa Jack. Tarantado. Tapos sabi, ang sagot ko sa kanya doon, sabi niya, ano, biglang idadump na lang kasi na-try na, sabi ko. Oh, di man nangyari nga. Tapos sabi niya, hindi. Di ba, ano, nadudulas ka, no? You know, auntie, I'm 33 years old. I will always know when someone's lying to me. Honestly, mga kaibigan, it's a gift. It's a gift. Tapos sabi niya po. Oh, hindi ka nakareak, no? Kasi ganito, ano? Let's try to analyze the situation, mga kaibigan. The guy, ate, wouldn't make an effort to invite you, take off his clothes, di ba? Ask you to massage him kung ang ganda lang gusto niya. Just the fact alone that you agreed to stay the entire evening, and just the fact alone that you agreed to give him a massage, ate. Pagkalinawan na, ate, that massage, ate, is a foreplay. Huwag mo akong ginagago dito, gago ka. If you wanna lie, don't call my show. Call another show, maniniwala siya sa inyo. Mabuti na yung malaman natin yung totoo dito, ate. So you know, di ba, how painful it should be, di ba, you should feel. Kasi, ginamit ka yun. Why? Kasi pumayag ka. Pumayag ka, ate. Pasensya ka na, isidugat ka. Dinikman ka lang. Maliwanag yan. Alam mo yan. Tama mali? Opo. Hmm. Anong pakiramdam ngayon? Nakababa. Pag-usapan nga natin ito, mga kaibigan. Alam natin, di ba, it happens everywhere. Pero yung mga tao nagkatikiman, gusto nila parehas. Alam nila, ganda lang sila. But you were led on. This guy made you feel there was something more than having sex. Tama mali? Opo. May mga, magpastikan pa tayo dito, mga kaibigan. Alam natin yan, di ba? Yung mga tao nagkatikiman, alam nila hanggang dun lang sila. Eh, masaya kayo. Sige, di, ano kayo, maghabulang gahasa kayo. Di ba? Masaya kayo eh. Gusto nyo parehas yan eh. It's a mutual decision, mga kaibigan. It's not right. I'm just telling you, ginagawa yan ng iba. Magplastikan ba tayo? Pero ikaw at ibang kaso. Kasi, this guy led you on. He made you feel special. Ama, yun lang pala gusto niya. Sana kung gusto mo lang pala maging special natin, pahiram mo ng leche flan yung ulo mo. Para ka halo-halong special. Ice cream, champola, special ka na. Wala eh, sinikmang ka lang. It does not feel good, right? Yes po. Don't do it again. There's nothing I can tell you, but don't do it again. Don't do it again. Do not allow yourself to be victimized again. Yes, Papa John. Bakit ba kailangan kasi ang offer ay panty? Pwede naman friendship muna. Tama ba? Opo. Di ba? Alam mo kung saan naging hipokrata yung kwento mo? Nag-duty kayo the first day, ate. Ikaw yung may mali siya sa kanya eh. I'm sure this guy, ate, is just so good trying to read your body language. Alam niya, he capitalized on that. True enough, ate, nayaya ka niya. Para, tinan mo ha, let's analyze the story, mga kaibigan. Para dumating kayo sa puntong na sabi mo sa kanyang magja-jogging ka, you were practically inviting the guy to run with you. Tama ako mali? Alam mo, magsusuot ka ng kanay, fitted eh, bungol. You wanna show the guy, I'm sexy. Come, look at me when I'm sweating, it's like I'm bakat-bakat. Diba? Sorry, Mark. Sorry. Pasensya ka na. Lizelle, ganyan ang lalaki. You are, diba? Mag-isip ang lalaki para alam nyo. Just the fact that the moment that he invited you to go to his apartment, alam mo na, ibalak sa'yo yan. Pag
maang-maang pa tayo na wala kang alam. Kunyari, hindi mo naramdaman. Alam mo yan. Hindi ka tanga. Alam mo yan. Ang dami na nabiktima niyan. Iniyaya mag-motel, mga kaibigan. Diba? Pagdating sa motel, sabihin naman ba tayo nandito? Gaga ka ba? Huwag kang tanga ka. Alam mo kung ba't kaniyaya ng lalaki dyan. Alam mo yan. Diba? Na pagdating to, magtatanong ka ba tayo nandito? Sampaling kita eh. Gusto mo yan. Kaya ka sumama. Kung hindi ka pinila, tama mali. Tama. Anong gagawin niyo doon? Diba? I wanna rest. O, di ba? Rest pala eh. Bakit hindi mo sa kanya yung bahay ninyo? Alam mo yan natin. Nung niyaya ka pa lang niya. Tsaka niyaya. Eto ano, tell me the truth ha. Uh-huh. Alam mo yan, nung niyaya ka pa lang niya ate, o bago kanya ayain na pumunta sa apartment niya, yung usapan ninyo, bago kanya ayain doon ate, may mali siya na. Meron. Exactly the point. Pinaramdam mo sa kanya na you are an easy girl. Kaya kanya niyaya. Masakit ba? Oh. Oh, para at least maalala mo yung lesson. Gago yung sir mo. Tarantadong manyak yan. Pakasabi sa kanya. Oops. Makabunta nga bukas sa dyan. Ha? Opo. Bawal yan natin. Terminable yan. Terminable yan. Mr. Manager, terminable yan. Kaya nga tumigil din siya, Papa Jack. Ay, natikmang ka na eh. Ang nga ka ba? Sorry, ate. I know. I am trying to hurt you deliberately, ate. And I don't feel good about it. Babae ka. For a guy like me to talk up, diba, to you in this manner, ate, with your dignity online, I don't feel good about it. I'm not the kind of guy. But you have to remember it's painful so you won't do it again. Opo. Kailangan ko din to, Papa John. Nung katabi kita, sinampal kita ng habayanas. Social ako eh. Minsan eh, paano yung mga ganun? Panampal lang. Pero sa manager mo, sinampal ko sa kanya combat shoes. Diba? Huwag na Rambo, combat shoes na. Pabaka. Tarantado yan. May dalawa kayo natikman niya, sister. Yung isa, hindi. Sabi lang nung isa, ikaw nag-deny ka sa akin. Ano ka ba? Hindi daw siya sumama, gano'n. Well, sana hindi, ate. I mean, I'm wishing. Hindi naman nakausap yun, eh. Paligo kasi kayo. Giselle. Po. Paligaw kayo. Kahit gustong-gusto niya na magpaligaw kayo. Pag mahal kayo na lalaki ate, niligawan kayo talaga. Alam niyo ba, gusto mo sabihin ko sa'yo ang kahalagahan ng ligaw? Ano yun, Papa John? Pag nagpaligaw ka sa lalaki ate, di ba yung effort, yung amount ng respect na binigay niya sa'yo habang nililigawan ka niya, yan din ang aasahan mong respeto pag kayo na. You are trying to set the benchmark pag nagpapaligaw ka. Gusto nyo na. Paligawin. Bigyan agad sarili nyo. Nasa puso na, yung bang mga puso ninyo ay nasa pagitan ng dalawang legs mo? Wala. Wala, di ba? Bakit yung pinakita yung pagmamahal mo sa kanya? Tanga ka. Kasi kung naandyan pala ang puso sa pagitan ng legs mo, ay, ang hirap magpa-check up talaga. Imagine. Pupunta ka sa doktor. Dahil masakit ang puso ko. Ihahiga. Pupulsohan ka doon. Paktay ka diha. Please learn. Yes po. If I'm humiliating you right now, ate, I'm sorry, I apologize, but I care for you. I don't want you to do the same mistake again. Mabuti mapahiya ka kita kasi ulitin mo pa. I take the blame, mga kaibigan. Okay na lang, mag-alat na kayo sa akin. Marami tayong ma-issue dyan. Take the blame. Okay na. Maiinis sa akin dahil ganito ko pag-usapan yung pagiging babae mo. Pasensya ka na. But I'd rather take that heat, ate, than you doing it again. I had the chance to talk to you. I take my chances. Don't do it again. Alright? Opo. Na lalaki, ate. Ano bang katumbas na lalaki, ate? Ano, may nangyari sa inyo, ate? Ano bang katumbas sa lalaki niyan?
tissue lang yan. Pwede niyang kalimutan yan nangyari. Minsan nga wet wipe mag-social. Tama? Sa inyo, dignidad yan. Talaga, ama naman. Promise? Opo. Sakit kasi. Masakit talaga, ate. Na-fall ka eh. Gago yung manager. Coops yan eh. Nakikinig yan, I'm sure. Alam na niya by now na siya pinag-usapan. Naka-duty siya, Papa. Ate, maniwala. Di ba nakikinig sa store ninyo ngayon? Po. Hindi nakikinig? Hindi po. Bawal nga pala mag-jalibre radio. Sarap pa naman ng chicken sa inyo. Umabsent ka ako, Papa Jack eh. Palabok? Ang sarap mo palabok. Pag nalilit ng delivery ko, gusto ko, grabe ang away ko eh, kasi talagang gusto ko nang kainin yung palabok talaga. I'm sorry, ate, for hurting your emotion right now. Hindi, okay lang, Papa Jack. Kailangan ko din naman po. Thank you for appreciating what I'm trying to do. But don't do it again. Opo. Kailangan ko rin matauhan, Papa Jack. Yep. Don't do it again. Right? Opo. Promise? Opo. Ano minsan mo sa kanya? Huwag kang mumura, ha? Ito? Opo. Ano ang pangalanan? Okay. Sa'yo kung sino ka man. Parang kaluluwa naman siya. Maglata ka ng Ouija board, dali. Tsaka coin. Tapos pumingala ka at mag-squat ka dyan sa'yo mo. Sino ka man? Sige, dali. Wala, hindi ko alam. Sasabihin ko sa kanya, Papa Jack eh. Of course. Ayun mo lang sa kanya na kasi, he was able to hurt you. Please, malalaman mo niyang gawin sa iba. Go. Hindi ko alam kung ano yung mga salita na dapat ko sabihin. Kaso ayun nga na nahulog ako at hindi mo ako sinalo. Kahit willing ako na magstay, alagaan ka, pero tinanggihan mo pa rin. Gusto ko lang sabihin na gusto kita, oo, gustong-gusto kita ngayon. Pero ito na yung last. Nadala na ako. Wala akong ibang napapala ngayon sa duty, kundi sakit, 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 selos. Tsaka tapos ikaw. At least may masarap nun. At chicken joy. Yes. Selos. Tapos ikaw, wala kang pakialam. At never ka talagang, never ka rin talaga sigurong nagkaroon ng pakialam. Nasabi ko naman sa'yo, sinabi ko naman sa'yo kung gaano kita gusto. Sinabi ko sa'yo. Pero wala akong narinig na sagot. Yun na rin siguro yung time na ano, na tumigil na. Hindi na makikipag-communicate ulit sa'yo. Yun lang po. Okay na, Papa. Ay, naka, don't do it again. There's nothing we can do to change what happened already. We can only learn from it. Ayoko nang ulitin, Papa Jack. Wala ako napapala. It's an achievement sa akin na marinig yan. Wala
ako napapala, Papa Jack. Lagi na lang akong ano. Kasi nga, ate, easy to get ka kasi. Diba? Kasi easy to get, eh. Alright? Opo. Mahal ka na lang, ate, niligawan ka niya. Pag mahal ka na lang, that guy would change you, I would chase you, ate. Into the endmost part of the world is to be with you. Pag mahal ka na lalaki. Sa lahat ng babae na kanta, give in mga kaibigan, diba? To at least doon sa lalaki, karapat dapat. Nagpabangulan na mamahalin, mahal mo na. Superman. Ano pag naamoy mo ako, bangbango ko lagi? Pwede nga, sorry. Mabila kami naman nandito. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you, Papa Jack. Maraming salamat. And please, don't do it again. Opo. Alright? Opo. Maraming salamat. Bye-bye. Opo, bye-bye. Ay, kawawa! Ay, 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 mga kaibigan. 24 minutes after 11 o'clock, almost midnight. Maligayang pagbati sa mga nakaantabay sa atin. Hello po sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ano ba? April 18 pa lang ngayon, mga kaibigan. Maligayang pakikinig po sa mga nakaantabay sa atin sa Mandakon ng Kapuluan. Hello po sa inyo. Thank you. Kuya, mga kaibigan, na aliwad barambake sa init ng panahon. Sarap maghubad talaga. Grabe, no? Ibang klase ang init, mga kaibigan. Ang hot-hot ko na, ang hot pa ng baligid. Oh my God. Diyos. O, di bang yaba? Joke lang ito naman. Napaka-init ng panahon. Hindi ko alam kung... Di ba? Parang ang alat ng lahat ng kanto ng katawan natin. Tama, di ba? Ang sarap maligo, ma... Alam niyo, maghapon, nakaka-apat na ligo ako ng pawis. O, gusto ko lang. Oo, ha? Grabe ang init ng panahon, mga kaibigan. Please, ha? Always, be hydrated, ha? Oo, dapat, ha? Ang laging, may, lalo pag lalabas kayo ng bahay, magdala kayo ng panangga lang sa init ng araw. Payong, huwag na kayo umarte niya, magpayong kayo, ha? Yung mga pamacho dyan, Try nyo kung meron namang payong kayo, di ba? Oo. Pero mga kaibigan, kung natin barang ka dyan, pwes, magdudusa ka lalo. Joke lang. Chill ka lang dyan. Basta katropa. Ito na mga kaibigan. Manda na kayo. Basta katropa. Super fanalo ang summer this April. O at least may magandang nagaganap dahil summer at kahit mahit ng panahon. Super fanalo ang mga papremyo at pakulo. Dahil 3 winners ang pwedeng manalo ng all expense paid trip sa grand prize ng Talk and Text Panalo Wheel. Pwede kang mamili sa mga sumusunod na summer destinations. Manila, Tagaytay, Cagayan de Oro, Baguio, Ilocos, Palawan, Bohol at Boracay. Pag akong pipili, gusto kong pumunta ng Boracay. Gusto kong pumunta ng Bohol. Tsaka gusto kong pumunta ng... Manila! Bakit ba? Ayun, tagay dito na pala ako. Saan ba? CDO, yan. Masa lahat na pumuntaan ko. At para mas ma-enjoy nyo pang Super Fanalo Summer Vacation, biruin mo mga kaibigan, pwede kang magsama ng dalawa pang katropa mo. Ooh, iba talaga ang talk and text. Kaya load lang ng load ng mga piling talk and text promos tulad ng AM15, COC10, at FB10. Para mas maraming spins, just text WIN to 4545 or visit www.tntpanalowheel.com for more details. Ewan ko lang kung di pa kayo mag-enjoy niyan. Siguradong all out ka din sa pag-post, tweet at Viber. Ikaw rin ay first to share sa masasayang summer experiences, mga kaibigan, ng buong tropa. Gagamit ang free internet from AM15, COC10 at FB10 load, mga kaibigan. Hanggang June lang, mga katropa, kaya huwag palampasin kung gusto ninyong panalo kayo sa summer na ito. Mag-talk and text na dahil sa talk and text araw-araw panalo. Promo lang until June 15, 2016 for DDIF-TEBS pretty permit numbers 1486 series of 2016 sa talk and text araw-araw panalo. Okay. Ako rin sound effects. Ako nila. I'm so
galing. Oh my God, you're so galing. Pag may kaaway ka ganun, ha? Sabihin niyo. Pag naiinis ka, para cute lang. Hey you! You're so sama, ganun. Para konyo ang datingan. Maligayang pagbati po sa lahat, mga kaibigan. Thank you very much. Ah, sa mga nagda-drive ngayon, o mag-drive ka lang, eyes on the road, ha? Lalo yung mga nagda-drive ng papasaherong sasakyan na marunong sumunod sa traffic rules and regulations, traffic signs, mga kaibigan, road signs, road warnings. Saludo ako sa inyo. Alam niyo yung mga drivers ng mga PUVs, PUJs, mga kaibigan. Ayan, hindi lang basta driver yan. Tatay din yan. Kapatid dyan sa kung kanino. Asawa yan kay madam. Diba? Hindi lang sila basta driver. Diba? They're more than that. Kaya sa inyo, mga kaibigan, saludo ako sa inyo. Parang ano lang yan, Shell Fuel Save. Hindi lang basta gasolina. Galing ko, no? Hindi lang basta gasolina. Nagbibigay daan ito para magawa natin yung mga gusto natin without worrying so much about our fuel cost. Bakit? Dahil meron tong active efficiency ingredients para mas magtatagal kumpara sa regular price fuel. Mga kaibigan, ginawa ito ng mga Shell scientists, mga kaibigan, to last longer ang Shell Fuel Save. So go now and drive now to your nearest Shell station and choose Shell Fuel Save. Yes, man! Pabati lang ako, mga kaibigan. Ito mga bisita ko tonight, masama ng tingin sa akin. Eh, ano kayon? Ito na. Basahin ko na. Binabati ko, ayan, namin sila Miko at Chong, Ruel Galanto, Aison Faranada, and Raber Cantos o Canlos. Hello din po sa mga taga Crino, Isabela, nakikinig kayo sa Love Radio, sa Family Malubay, Corpus Lucas, and Jacinto. Teen Lara from Paranaque, Spirit Wave 76C, C3 Family, I love you, Bong, from Yolan, JC Delimos, from Malabon. Hi, Jake Mayor Diaz of Baguio City, from Rayanne. Hi to SM Baguio Mascom. Ano to? SLU? Akala ko SM, sorry. Ang pangit kasi ng sulat, oh. Hi to SLU Baguio Mascom Batch 2015, MSC from Glamarosa. Sino to? Sino taga Baguio dito? Talaga? SLU ka? Dapat dyan ako mag-aaral, di ako pumasa, eh. Na-waiting list ako dyan. Oh, hindi ko na magaling. Kota course ako nun, eh. Ang kinuha ko yata astronomy. Pang matalino pala, eh, di ba? Because I wanted to learn about the Kuiper Belt. You know about Kuiper Belt? Hindi mo alam? Oh, absent. The Kuiper Belt is the endmost part of our solar system. It's where you can find Pluto. Di ba? Ano ba yan din yung alam? Together with the small planetoids. Because Pluto is not a planet already anymore. It's already a planetoids, and there are like thousands of Plutos revolving around our sun, and they are situated in the Kuiper Belt. Hindi ako sure doon. Ngayon na. Nagpapanggap lang. Ang bulit ko. Ito na naman, mga kaibigan. Hello to my Mercury Drag family. Dyan ako na isang araw sa Mercury Drag Malate. Actually, lagi ako nandyan. Jake Faisal, Jasper Mando, Jay Grendulo, at Sarah Usman. Yeah. PNO, CTL, Batch 11 to 12, Renzi, Jacinto, Timothy, Hakalan, Migs, ano to? Bunaladi? Lem Aliejos, Chia, Manota, talaga? Ito ko yun. O, biro lang. Felix Hydro, Dana Corpus, and Cher Denise. Hello to Team Exodus of DMCA fan, Homes, especially Ma'am Mona Liamosa from Jo Marie Abutin. Taga DMCA ka na? Yes. O baka, si Richard naman, taga SMDC. Hi, Cheryl Jane Adriano. Lagi kang mag-iingat from Jo Marie Abutin. Talaga, doble-doble pabati mo, singiling kaya kita. Mga kaibigan, sa mga nag-PPM sa akin, bakit daw ako nagpapaalam kay Richard? Richard resigned already. Oh, he's rendering last 2 weeks of his MBC life, mga kaibigan. At actually, nung nag-resign siya, inumpisan ko na siyang iwasan. Ayaw ko masanay. Kaya lang dikit ang dikit sa akin, loko yan.
Maligayang pagbati ha sa mga bagong mundo mo, Pops. Mag-ingat ka. Si Boobsy ay nakaantabay. Sabi niya, bebe ko, mabati naman. Mama, nasan bilog, nakaantabay kaming pawin ng Bulacan. Ingat-ingat, mama. Maligayang pagbati sa'yo. Alright, mga kaibigan, I got more coming your way right now. I don't know what to play, actually. Ay, alam ko na, mag-play tayo ng... Okay, magandang kanta para kay ate. Yung ginamit lang, no? Pero nung ginagamit, tuwan-tuwa naman siya. Okay, maganda. Ay, alam ko na. Hindi ko pala alam, sorry. Ang bagay sa kanya. Ay, bang-bang na lang, bang-bang. Pwede na. Bang-bang into the room. Oh, yes, man! Pasok na pasok yung kanta, yung play. Na victim mo siya. Ay, tama. Victims of love. Na-spell na victim ba? Alam ko naman. Victims of love. Tapos, bago ang victims of love, mag-careless whisper tayo. Olala, ha? Baka madala ka, baka gumiling yung balakang mo lang. Ay, naku. Tawag na 832-6171 or 1-800-10-100-5683. On your radio, my name is Papa Jack, mga kaibigan. Here comes the music of The Wham. Gentlemen, mga salamat sa inyong pagdalansan dito. Buy your beer na, buy one, take one during happy hour. Diyos. Naging bar.